Di naman nanakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoong, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa mitulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Ala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa araw tayo bago ang ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Ngayon, Sabado ng pangatlong linggo ng Adbyento o pagdating ng Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At ang mga intensyon ng mga na-crossposting ng mga chapels, groups at communities. Sama rin natin ang intensyon sa sumasabaybay sa atin sa TV Maria. Isama rin natin at dagdag ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine, at ang isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, ang kapanganakan ni San Juan Bautista na siyang naghanda ng daan ng pagdating ng Panginoon ay siyang pagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos na kanyang inihanda ang kanyang bayan sa pagdating niya upang ang lahat ay maligtas, upang ang lahat ay may pag-asa para sa buhay na ganap at ikasyesya. Tunay nga na mabiyaya ang Diyos. Pero kuminsan dahil sa ating kahinaan at karupukan, hindi natin gaanong napahalagahan ang mga biyaya ng Diyos. Kaya tayo nagkasala. Kaya minin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikinawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nananahan sa aming piling kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makakatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias, muling makakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumaryan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa bamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay. Sa tumatalima sa utos at tipan, sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Taas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Aritmatong panunukang salingan ng sambayanan, alinat kami idangal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon. At nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarya sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan. Wika nila. Kahit hinudyatan nila
ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pa't naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudiya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na suma sa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Upo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Isang tulog na lang at Pasko na. At dahil dito, kinakailangan na titingnan natin ang ating paghanda sa pagtanggap ng Panginoon. Matagal na rin pinaghandaan ang mga hinirang ng Diyos na bayan ng Israel ang pagdating ng Mesiyas. Kaya nga, maraming mga pagbasa sa Lumang Tipan at ang ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Malakias, Kapitulo 3, versiyo 1 hanggang 4, at versiyo 23 hanggang 24, ay nagpahayag ng paghahanda ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang pagdating bilang Mesiyas. Kaya ipadala niya ang kagaya ng isang propita na si Elias. Una, tingnan po natin sino ba si Elias. Si Elias ay isa sa dakilang mga propita, wala siyang nasulat, wala siyang mga libro. Ngunit napakadakila niya na napakalaki ang kanyang impluensya. Siya ay taga-Tisbi at isang magsasaka at tinawag na maging isang propita. At siya ay naghubog din ng mga ilang mga propita na tinatawag na mga anak ng propita na matapos niyang tinawag ang kanyang isang disipulo na si Eliseo. Pero para sa mga eksperto, ang pangalan na Elias ay patungkol sa propita na nasa laylayan ng lipunan o tinatawag nating peripheral prophets. Kasi meron pong iba't ibang propita. Meron tinatawag na yung propita na courtesan prophets, ito yung mga propita na naglilingkod sa palasyo o sa mga hari. Yan tawag sa courtesan prophets. Mayroon ding mga propita gaya nito ni Propita Elias at iba pa na sila ay hindi sumasang-ayon sa mga nagahari at nasa kapangyarihan. Kaya ang tawag sa kanila ay peripheral prophets. At mayroon pang pangatlo. Ang pangatlo ay ang tinatawag na mga huwad na propita or false prophets. Na mula noon, itong mga huwad na mga propita ay kung ano-ano ang kanilang mga sinasabi. Ang mga tunay na mga propita ay hindi gaanong pinaniwalaan sapagkat ang kanilang mga mensahe ay patungkol sa Diyos at mga mahirap na daan ang kanilang mga sinasabi. Kung inyong napansin ng ating unang pagbasa sa sinasabi ni Malakias na darating ang Panginoon at paghahandaan, pero kapag hindi sila sumasang-ayon sa kanyang kalooban at hindi muling palapitin ang mga ama sa kanilang mga anak at ang mga anak sa kanilang mga magulang, ay sila ay parusahan dahil ang sumpa ng Diyos ay ang sa lahat ng mga hindi sumusunod.
Kaya ang tinatawag na propita na darating na tagahanda ay kasing talim sa pag-iisip at mga salita ni Elias na parabang isang apoy na siyang nagpapakinang at nagpadalisay sa ginto at pilak. At dahil dito, ang kala ng mga tao, babalik si Propita Elias. Hindi nila alam na dumating na si Propita Elias sa katauhan ni San Juan Bautista. Kaya pupunta naman tayo ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versos 57 hanggang 66, na si San Juan Bautista ay ipinanganak ni Elizabeth na isang matanda. Kakaiba ang kanyang kapanganakan dahil hindi naghihirap si Elizabeth kahit siya ay matanda na, 80 years old, 80 anyos, at ang kanyang anak ay menopausal baby na si San Juan Bautista. Ang sinabi po sa ating Ebanghelyo, nagluwal siya ng sanggol. Ibig sabihin, walang kahirap-hirap. Isa lang ang kahulugan nito, na ang Diyos ay may kabutihang loob. At tama yung sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verse 37, walang hindi mapangyayari ang Diyos. O sa ating salita, walang imposible sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Lahat ay mangyayari. Dahil sa kanyang kabutihang loob, dahil sa kanyang pag-ibig na dakila para sa atin, dahil sa kanyang tunay na pakikiisa sa atin, na sa panahon na tayo ay lumayo sa kanya, hindi tayo ang tunay na naghanap sa kanya. Siya ang naghanap sa atin upang tayo masumpungan, at ang pagkasumpong sa atin ay ang mga sinusugo niya, mga propita. At ngayon, mismo ang isang propita na tagapaganda ng pagdating ng Mesiyas, si San Juan Bautista, ay iniluwal na. Ngayon, problema sa pangalan. Ang pangalan ay mahalaga para sa mga nasa Middle East o sa gitnang silangan, sapagkat ang pangalan ay nagsasabi kung anong klaseng tao ang binibigyan ng pangalan. Dahil anak siya ng pare, si Zacarias sa isang pare, sabi ng mga usuriro o mga maritis na mga kapitbahay, Zacarias Jr. din ang ipangalan kay Juan Bautista. Ang sabi naman ni Elizabeth, sa versikulo 60, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Ngayon, Juan, sa salitang Hebreo, itong Juan ay Yehohana. Malalim po ang kahulugan nito. Ang Ye ay pinaiksi na Yahweh. Ito yung pangalan ng Diyos na ating pong makita sa aklat ng Exodus Kapitulo 3, verse 14. At Hanan, biyaya. Ang ibig sabihin ng Yehohanan o Juan sa ating salita ay mabiyaya ang Diyos. Ang Diyos ang siyang nagbigay ng biyaya. At ang kanyang biyaya ay kahit sa kabila ng katandaan ni Zacarias na pari ng templo at ng kanyang asawa na si Elizabeth, ay binigyan pa rin ng anak. Matagal na nila itong inaasam-asam. Matagal na nilang inintay. Hanggang sa pagdating ng panahon na nagpahayag si Anghel Gabriel na itong pare sa templo ng Jerusalem ay magkaroon ng anak. Pero hindi po sa Jerusalem nakatira si Zacarias. Doon po sa Enkarim. Bakit po wala doon sa sentro ng Jerusalem? At bakit doon sa Enkarim? Ito ay isang kwento din na kahit siya ay naituring na high priest dahil na halal siya, napili siya,
na siya yung taga-alay ng kamanyang sa puok na ng kabanal-banalan sa templo. Pero siya ay nakatira sa malayo, sa Bulubundukin, sa Inkarim, na nagpapahayag na ang Diyos ay hindi pumipili kung sino ang kanyang tinatawag upang maghanda ng daan ng Panginoon. At si Zacarias at si Elizabeth ay nagsama. Si Elizabeth ay lingkod ng templo. Si Zacarias ay pari ng templo. Nakatira sa isang nayon sa bundok ng Inkarim, na ang ibig sabihin dito, hindi ang Diyos pumipili sa mga nasa sentro o sa kabisira, dahil kung minsan ang nasa kabisira o nasa sentro ng lungsod ay mga makapangirihan, at ang inaasahan ng Panginoon ay yung mga maliliit, yung mga nasa laylayan ng lipunan. Na ang ibig sabihin dito, naugnay na kay Elias. Si Elias ay nasa laylayan ng lipunan, ang anak ng pari na si Zacarias at ang lingkod ng templo na si Elizabeth ay magiging propita din, na tatawaging propita na peripheral prophet. Kaya pagkatapos nung siya'y lumaki na, kung atin pong tingnan ang kwento, ay siya'y naglingkod sa may Jordan, doon sa ilang, sa malayo sa mga tao. Balikan natin ang pangalan na Yehohanan. Ang Diyos ay mabiyaya. Ang Diyos ay may kabutihang loob. At siya po'y nagbibigay ng biyaya. At ang akala natin nakalimutan na tayo ng Diyos, pero hindi nakalimot ang Diyos. Kaya ito rin ay makita natin na si Elizabeth at si Zacarias, mga matatanda na. Pero tingnan natin ang pangalan ni Zacarias. Si Zacarias, si Kara, Yah. Ang Yah ay mula din sa Yahweh. Si Kara ay hindi nakalimot. Hindi siya nakalimutan ng Diyos. Na si Yahweh, ang ating pain Diyos, hindi nakalimot sa atin. Kaya siguro, kung tayo'y parang pagod na, minsan, ba't parang hindi napansin ang panalangin ko? Parang ang iniluhog ko ay hindi pa napakinggan ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong maghinawa sa inyong panalangin, sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa kanyang panahon, sa kanyang paraan. Hindi po sa ating panahon, sa kanyang panahon at sa kanyang paraan, upang ipahayag ang kanyang kabutihang loob at ang kaligtasan nating lahat. Ganon ang paraan ng Diyos. Kaya ang kailangan natin ay isang kabukasan ng ating mga puso, gaya ng kabukasan ng puso ni Elizabeth. Si Zacarias, medyo nagdududa, kaya ang nangyari sa kanya, hindi siya makapagsalita. Ngayong kanya na pong isinulat ang pangalan na Yehohanan o Juan, bigla na lang siya ay ipinagkalag, siya ay nagkaroon ng malaya na pagsasalita, sapagkat kanya na pong sinusunod ang Diyos. Mag-ingat po tayo sa ating mga pangako at pagluhog sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay magbibigay talaga ng biyaya sa atin. Huwag po tayong sisisi sa Kanya. Huwag po tayong manghinawa sa Kanya. Kinakailangan natin ang tunay na tiwala at pananalig sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay hindi nakalimot. Sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob. Sapagkat ang Diyos ay may dakilang pag-ibig. At dahil dito, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay natin, hindi tayo, ulitin ko po, hindi tayo pababayaan ng Diyos ng pag-ibig, ng Diyos ng may kabutihang loob. Kailangan kakapit tayo sa Kanya. Huhugot tayo ng lakas sa Kanya. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Kapag tayo'y nasa Kanya, ang lahat ay may pag-asa. Ang ating daan ay maliwanag. Ang karimlan ay magkaroon ng panibagong liwanag sa buhay. Ang lahat ng mga suliranin, gaano man ito kalaki,
ang pinagdaanan sa buhay, gaano ito kabigat, magiging madali, magiging magaan, sapagkat nariyan ang Diyos na kasama-kasama natin. Gaya ng ating Panginoong Hesus, kinarga niya ang cross ng ating buhay upang hindi tayo mabibigatan ang kabutihan ng loob ng Diyos. Kanyang pinaghanda ang daan ng ating Panginoon sa pamagitan ni Juan Bautista, ating patron, upang ipakilala ang ating Panginoong Hesus Nazareno at upang ang lahat ng tao ay dalhin sa Kanya. Naway tayo rin, kagaya ni Juan Bautista, ipakilala natin ang Poong Hesus Nazareno sa lahat upang ang lahat ay matutong magmahal sa Kanya, maglingkod sa Kanya, mananalig sa Kanya, at higit sa lahat, suma sa Kanya. Kaya, ngayong Pasko, huwag po tayong magkaroon ng panghinawa sa lahat ng ating panalangin. Ituloy natin ang ating pananalig, ang ating pag-ibig, at ang ating paglilingkod sa Panginoon, sapagkat Siya ay Diyos ng kabutihang loob at dakila ang Kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Purihin natin ang... Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos. Idalangin po natin, Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na maipakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang mapagmahal at matiyagang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga pamilya naway pagpanibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtataguyod sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan, manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga yumao naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit, manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, nawa ay may kayat kami ng buhay ni San Juan Bautista sa higit na kabanalan. Pususin mo kami ng kanyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglilingkod sa iyong bayan. Lingnan ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Pang dito'y manalo.
Tumayo po ang lahat. Manalain niyo patido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos namang pakipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa ngitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propita. Ang pagsiling niya ay pinalabikan ng mahal na berhing kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang malagayang araw ng kanyang pagsilang, kami na nabik at nanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa namang helsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismita ng Espiritu, yung banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na pahinatin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tila'y salat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. See together the glory of
Stand up on the mountain top, lift up your voice to the world. Sing joyfully, Jerusalem. Behold, behold your God. Every valley shall be exalted, and every hill made low. And all God's people shall see together the glory of the Lord. A voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway, a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every hill be known. And all God's people shall see together the glory of the Lord. Comfort all my people, the time for war is gone. The blind shall see, the deaf shall hear, the lame shall leap for joy. Every valley shall be exalted, and every hill made low. And all God's people shall see together the glory of the Lord. Stand up on the mountain top, lift up your voice to the world. Sing joyfully, Jerusalem. Behold, behold your God. Every valley shall be exalted, and every hill made low. And all God's people shall see together the glory of the Lord. Everybody shall be exalted, and every hill made low. And all God's people shall see together the glory of the Lord. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod kapag Lunes, Webes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, kapag Biyernes at Linggo,
ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BVI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Inakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkaluban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Yung pong wala pang Lectio Divina para sa pong Jesus Nazareno, available po itong libro na paghanda natin para sa Nazareno 2024 doon po sa may information card. 130 pesos po ng isang libro. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Naman ng Jesus Nazareno, kayo minuugnay sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Marami pong salamat sa iyong tulong at pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga narito at naglilingkod. Salamat sa inyong paglilingkod at naway ang Panginoong Diyos ay laging magpapala sa inyo. Palakpakan po natin ang lahat ng narito at mga naglilingkod. Ang Diyos ay may dakilang pag-ibig sa atin. Kaya pinaghandaan natin ang kanyang pagkakatawang tao upang suma sa atin sa Pasko o Christmas ng pagsilang ng Panginoon. Naway ang ating pamasko sa Kanya ay ang ating pag-ibig sa Kanya na napapahayag sa ating kabutihang loob na pinapahayag sa malasakit at pagtulong at kung anong kabutihang loob na ipinahayag natin sa ating kapwa. Ngayon po ang pabasbas. Mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamtan na nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pagitan ng bilisyon nito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinapatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulmanhati ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nululmalhati ka namin.